Naranasan niyo na po bang may pinagdaraanan kayong matinding pagsubok sa buhay? At ang solusyon lamang na nakikita ninyo ay lumapit sa Panginoon at sabihin, Panginoon, sa'yo to. Panginoon, laban mo to. Panginoon, ikaw po ito. It came about when Moses held his hand up that Israel prevailed. But when he let his hand down, Amalek prevailed. Nai-imagine niyo po ba? Matanda na ho si Moses eh. Pag nakataas ho yung kamay niya, nananalo sila. Isipin ho ninyo, paano kung ngalay na ngalay na yung matandang si Moses? Diba, bumababa, nakikita niya natatalo. Moses, itaas mo yung kamay mo. Ah, okay, sige, tataas ko ulit. Ganun na nangyayari. Diba, napakahirap. Ang tanong po mga kapatid, bakit kailangan nakataas ang kamay ni Moses? Ano nga kayang ginagawa ni Moses nung nakataas ang kanyang kamay? Marami pong taong nagsasabi na habang nakataas po ang kamay ni Moses, siya po ay nagdarasal. Diba? O nakikipag-usap, nakikipag-ugnayan ho siya sa kanyang Panginoon. Katulad ho ito halimbawa ng Psalm 28. Hear the sound of my pleadings when I cry to you for help. When I raise my hands toward your holy sanctuary. Ibig sabihin, dumating na ho ba kayo sa punto na talagang lumuhod kayo sa Panginoon at tinaas niyo yung kamay ninyo at sinabing, suko na ako, Lord. Hindi ko na po ito kaya. So ito pong pagtaas ng kamay ni Moses ay parang paninikluhod sa Panginoon at pagsasabing, Panginoon, tulungan mo kami. So ibig sabihin po, sa pagsuko natin sa kanya, katulad ng pagsuko ni Moses sa pagtaas na niya ng kanyang kamay, talagang sinasabi niya, Panginoon, wala kaming ibang lakas, wala po kaming ibang panghahawakan kung hindi ikaw. Kaya yun ay blessing sa Panginoon dahil niluluwalhati mo siya, ang kanyang papel sa iyong buhay. Napakagandang larawan, hindi ba? Katulad nga po ito ng quote na to, when you turn your worry into worship, God will turn your battles into blessings. Sa mga pagkakataong ganun, mga kapatid, pinakamasarap magbigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Pag naabot mo na yung hangganan ng iyong sarili, wala sa iyong sariling lakas, wala sa iyong sariling katayuan sa buhay, wala sa iyong sariling kapangyarihan, at alam mong kailangan mong sumuko sa Diyos dahil siya lamang ang alam mong magtatawid sa iyo, dahil alam mong tapat ang Panginoon.